Well, wala ka na roon kung hindi mo pa ako lubusang kilala. Basta I know you already. Let's just say, dalawa tayo makinabang sa plano kong ito. I want to marry you para makuha ko na ang mana mula sa aking mga magulang at kailangan ko ito para sa isang malaking project. Knowing na malaki ang share ko sa inyong kumpanya, hindi ba? At tiyak kong susunod sa akin ang mga board of directors. At the same time, ipagkakatiwala ko sa iyo ang project na ito. Ano sa tingin mo? Maganda, hindi ba? At nakapasigurado ako na magiging successful ito dahil tutulungan kita. Yan ang kapalit ng pagpapakasal mo sa akin. Steve, bakit ako pa? Samantalang marami naman dyang iba na pwede at kayang gawin ang pinapagawa mo. Amanda, gaya nga na sinabi ko sa iyo kanina, dalawa tayong makinabang dito sa project na ito and I'll make sure na the board of directors will trust you at babalik ang kumpanya sa daddy mo. Okay, kung ganun, pag-isipan ko na ito. Amanda, huwag mo na mag-isipan pa. You're just wasting your time. Matapos ng kanilang pag-uusap ay lumabas na ng kumpanya itong si Amanda habang hinihintay na lamang niya ang sunod na linggo para sa meeting at pagiging CEO niya sa kumpanya. Samantalang, paglabas naman ito mula sa kumpanya ni Steve, nagtungo ito sa kanyang kaibigang si Catherine. Oh Amanda, bakit ka na para ito? Anong sadya mo? Hindi ka malang nag-inform sa akin para naman mapaghanda kita ng pagkain. Pero alam mo Amanda ha, mayroon ka pang kasalanan sa akin. Bakit nawala ka na lamang doon sa bar nung nakaraan? Ah Catherine, masayansya ka na ha. Kung hindi na ako napaalam sa'yo, nagkaroon kasi ng emergency sa bahay. Si Dad kasi din lang sa hospital because of heart attack. Ganun ba Amanda? How sad naman talaga no? Kumusta ang dad mo? Ayun, hinihintay na lamang ang pagising niya. Pero parang may mas malaking itang problema ng Amanda. Oo Catherine, dahil kakasal na ako. What? Huwag mo sabihin nakipagbalikan sa'yo itong si Brian. Hindi si Brian, Catherine. Hindi pa naman ako tuloy ang pumayag sa proposal namin. Pero marahil siya na nga ang makatulong sa akin para muling bumalik sa daddy ko ang kumpanya. Sino siya Amanda? Isa ba siyang 3M? Anong 3M? Yung matandang madaling mamatay. Ano ka ba Catherine? Mali ang nakala mo. Siya nga pala si Steve De La Torre, ang tinutukoy ko. Ano? Yung lalaking masungit at isang mafia? Anong ibig mo sabihin Catherine? Hindi mo ba alam na si Steve De La Torre isa sa kinikilala at sikat at nakatakotang mafia dahil sa lahat ng gustuhin niya ay kaya niya makuha? Hindi na lamang nakapagsalita ang dalaga matapos na laman ang katotohanan kay Steve De La Torre. Alam mo Amanda, nabalitaan ko rin na kung gaano kasungit yung si Steve, eh mas lalo masungit pa ang kanyang inang si Doña Mildred. Ganun ba Catherine? Matapos mag-usap ng magkaibigan, ay umuwi muna ito sa kanilang bahay para makapagpahinga. Samantalang nasa ospital naman ang kanyang daddy habang binabantayan ng kanyang ina. Noong nakarating na ito sa bahay habang nakahiga, may tumawag sa kanya mula sa kanyang phone, si Steve. Amanda Morris, pwede pa tayo mag-usap bukas na umaga sa may coffee shop? It's urgent. Maliwanag ba? Sige Mr. Steve, kung yan ang gusto mo, deal. Kinabukasan maagang nagising ang dalaga para makipagkita kay Steve De La Torre. Pero bago pa man siya umalis ay tinawagan niya muna ang kanyang ina sa ospital kung nagising na nga ba ang kanyang daddy. At sa kabutiang palad ay nagising na nga ito. Pero kinakailangan pang sumailalim sa obserbasyon at mahabang pahinga. Matapos niyang maligo at nagtungo na ito sa coffee shop kung saan sila magkikita ni Steve. Pagdating niya doon sa naturang coffee shop ay naroon na nga ang lalaki habang hintay siya nito. Good morning Miss Morris De La Torre. Bigla na lamang napatulala itong si Amanda. Anong ibig mong sabihin Steve? Amanda, kailangan natin gawin ito agad sa mas lalong madaling panahon. Pero hindi ba masyado bang maaga yata para sa ganitong usapan? Pero kung yan ang gusto mo, okay. Para na rin sa kapakanan ng kumpanyang daddy ko.
Ano ba kailangan natin para sa kontrata? Bigla siyang napaisip na kailangan may mapanghawakan siyang katibayan na ibabalik nito ang share ng kumpanya. Of course naman Amanda, ginagawa na ang lahat ng lawyer ko. Ang kontrata at nakalagay lang doon ay ibibigay sa iyo ang share kapag natapos na ang project. Pero hindi mo kailangan mag-alala dahil sinasabi ko na sa iyo nung nakaraan, malaki ang share ko sa kumpanya at sigurado akong susunod sa akin ang mga board of directors. Dahan-dahan namang tumango ang dalaga. Basta ang mahalaga para sa kanya ngayon ay hindi mawala ang negosyo ng kanyang ama. Kaya gagawin niya ang lahat para maibalik ito. Of course naman, we act like real. At kailangan nating mapaniwala ang mga magulang ko. At doon tayo tumira sa kondo ko. Steve, gusto ko munang iklaro ito sa'yo. Alam mo, nabalitaan ko na kabilang ka daw sa malaking grupo. Ano? Sino nagsabi sa'yo niyan? Hindi mo na kailangan malaman pa, Steve. Ang malaga ay natuklasan ko ito. Baka naman magiging mapanganib ang buhay ko dahil sa ganyan. Amanda, huwag kang mag-alala dahil protektado tayo. All you have to do is sumunod lang. Paano naman yung personal natin na buhay? Amanda, may boyfriend ka ba? Wala naman. Yun pala eh. Ano pa ang problema mo? Ikaw, wala ka bang girlfriend? Baka naman maya-maya ay bigyan na pumunta ito sa atin at guluhin tayo. Alam ko naman na hindi makakaila na maraming kababaihan ang nahumaling sa'yo. Amanda, look, oo, inaamin kong maraming ang nagkagusto sa akin pero wala pa ako nagustuhan ni isa. Matapos na kanilang pag-uusap ay nagtungo na sa ospital itong si Amanda para makita ang kanyang ama. Samantalang tinawagan naman itong si Steve ng kanyang inang si Doña Mildred para pag-usapan ang kanyang mana. Ngunit ang katotohanan ay kailangan niya pala munang pakasalan ang babaeng ni Reto, isang sikat na aktres. Nagustuhan ni Doña Mildred ang dalagang ito dahil na rin sa mayaman ang kanilang angkan. Kaya naman gusto nitong si Doña Mildred na ipagkasundo ang anak. Ngunit tumanggi naman ang binata. Ma'am, hindi ko siya gusto. Alam niyo naman yun, hindi ba? Makinig ka, Steve. Ang mga magulang ni Jacqueline ang naging dahilan kung bakit tayo umangat sa buhay. Maraming mga grupo ang humabol sa atin noon pero sinalo nila tayo. Unlock at you now, isa ka ng big boss sa pananaw ng ibang tao. Dahil sa pamilya ni Jacqueline at ngayon, ayaw mong tumanaw ng utang na loob sa kanila? Ma'am, ginagawa ko naman ang lahat eh, para sa kanila and deserve ko ito. Iho, huwag mo sana akong ipahiya. Wala ka ngayon sa pwesto mo kung hindi dahil sa kanila. Hindi ko ibibigay sa iyo ang mana kapag hindi ka tumupad sa usapan natin. Pakasalan mo si Jacqueline or else? Ma'am, pwede ba? Stop. Walang kasal na magaganap. Kung ayaw mong ibigay sa akin ang mana ko, ikaw ang bahala. Basta kung ano man ang meron ako ngayon dahil ayon sa pinagsikapan ko. Siya nga pala, ma'am. Marahil sa sunod na mga linggo, maganap na ang isang kasal. Anong kasal na sinasabi mo, Steve? I have a girlfriend at gusto ko siyang pakasalan. Naalala mo ba ang sinabi niya noon sa akin bago siya nawala na gusto niyang magkaroon ako ng girlfriend? Na totoo, mapagkatiwalaan. At ang sabi niya kapag nangyari iyon, ibibigay niya sa akin yung bahagi na naman ako. Pero wala nang nangyari dahil hindi ako seryoso noon. Pero ngayon, wala na si Dad. Nagkaroon ako ng gusto sa isang babae at siya ang mapakasalan ko. Huwag mong ituloy ang binabalak mo, Steve. Dahil lahat ng negosyo, lahat ng nasa iyo ay mamawala kung magpapatuloy ka sa kagustuhan mo. Sige na, ma'am. Alis na ako. Steve, huwag mo akong subukan. Ano kaya ang mangyayari ngayon sa buhay ni Steve? Balak pala ng kanyang ina na ipakasal siya sa isang aktres. Ano kaya ang mangyayari sa kasunduan nila Amanda? Nangyari pa kaya ito? Kaya mga kaibigan, abangan po natin ang ating part 4. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking Munting Channel. Abangan ang part 4.